Good afternoon guys, dito na lang po tayo sa Avanza. So ito po yung sinasabi ko na naputol yung susi. So ang gagawin natin niya, tatanggalin natin siya kasi trinay na naman siya tanggalin before. Medyo mahirap. Kasi ang ginagawa rito is yung putol na susi lang yung ginagamit. So pag ginamitan mo siya ng buong susi, hindi mo siya mabubuksan. So ito lang naman yan guys, kasi nasa likod ng panel nyan, yan yung cylinder lock. So ang gagawin lang na tutuklapin lang naman natin yung cover na yan. Nakaklip lang yan, so hilain nyo lang, kumuha lang kayo ng medyo yung plastic ang gamitin nyo para iwas gas-gas. Or kung screwdriver naman gamitin nyo, lagyan nyo ng tela yung dulo ng screwdriver na flat screw para hindi magasgasan yung pintura. So yan, tatanggalin ko muna siya para makita nyo. So yan guys, puro clip lang yan. Ayan. So yan lang yung tatanggalin nyo dyan. Yan mga clip. So pag natanggal na yan, yun yung kukunin natin. Ayun. So ito sa Avanza, ano po ito ah? Avanza 1.3J 2012. Ayan. Tapos usually pag binuksan nyo po yan, ayan, may laki na ganito. Kuha lang kayo ng flat screw, tulak nyo lang yan. And medyo kaya sa akin lagyan nyo lang kasi nagagasgasan yung pintura pagka hindi nyo siya lalagyan. So ito, pwede nyo sungkitin dito sa dulo, ito sa likod, sungkitin nyo dito para umatras to. And sungkitin nyo rito kung kaya, pero kung hindi talaga, ito ay tulak nyo. Tulak, yan, tulak nyo lang to. Kumuha lang kayo ng ganda-gandang pantulak para hindi magasgasan. Ito kasi okay lang. So yun. Tapos kung gusto nyo, picturean nyo palagi kung ano itsura. Katulad ito pag binalik nyo to. Picturean nyo ito pag binalik nyo. Kasi mamaya hindi nyo maalala kung paano siya nakakabit. Eh hindi nyo matanggal. So ang diskarte lang naman dito, tanggalin nyo na tong ano niya, yung rubber na guide. Tanggalin nyo lang. Tulak nyo lang yan. Tapos ilayo nyo dun sa wire. Ito ilayo nyo rito. Kutin nyo lang to. Yan. Pag nakalayo na siya, huwag nyo na ito hilain. Yan. Pag nakalayo na siya, yan, hilain nyo na ito. Pag wala na siya doon sa ano, hilain nyo na ito. Yan. So tanggal na yan. Tapos itutulak nyo lang ito. Push lang ito para lumabas siya doon sa kabila. Ito na siya guys. Yung medyo mahirap lang dito guys, kasi katulad sa BIOS yung tinanggal ko, madali na siya tanggalin, may tutuklapin ka lang dito. Kasi, pero yung sa Avanza kasi medyo mahirap. Ganyan yung lock niya oh. Ayan, medyo kailangan siya tuklapin talaga. So may tendency talaga na magbengkong-bengkong yung ating lock. Pero kung di ka naman masahilan, okay lang yan. Ang importante, may balik natin to sa normal. Bali, ayusin na lang natin ito pag binalik natin. So ang gagawin nyo lang naman dyan, kung kayo ng flat screw, flat screw, yung medyo malakalak yung flat screw para malakas. Yun, sungkitin nyo lang to pa isa-isa. Tapos pag bumuka na siya ng konti, tulak nyo. Ito kasi ginamit ako ng long nose kaya medyo natupi. Pero ibabalik yun mamaya. Yan. Tapos tatanggalin nyo na to. Pag natanggal nyo na to, so yun guys, picturean nyo to kapag tatanggalin nyo. Kasi ito, kung paano siya ibabalik. Ayan, nakaganyan dapat ang ayos nyan. May spring din siya. So tapos ito may C-clip. Ayan, may lock siya. So pag tinanggal nyo na yung C-clip, gamit lang kayo ng maliit na flat screw. Ayan, pasok nyo doon sa may, ayan, sa may butas. Ilayin nyo lang. So yun lang, pero wala sa katali. Tanggal na siya. Pero pag binalik nyo, gagamit kayo ng long nose. Mamaya papakita ko rin. Ayan, tanggal na siya. Tapos tatabi nyo lang. Tabi nyo lang, magkakasama. Tapos ito, ayan, ito yung tanandaan nyo kung paano siya ikapit. Although hindi ka naman magkakamali pag binalik mo siya kasi ayan o. Ayan yung dulo. So pag binalik mo siya, hindi yan sasalpak pag kinaan ganun. Kailangan sakto siya. Ayan. Okay, gaganon mo siya. Hindi yan sasalpak. Kasi may mga guide yung ano, yung butas niya. Tsaka yung sa lock mismo. Ayan, may ganyan. So yun. So tapos ang next natin, tatanggalin natin itong ito. Picturean nyo rin kung ano itsura nitong
spring. So hilain lang naman natin to. Dalawa lang yung magkakapit yan. Yung ito, isa na sa dulo, yung isa na sa medyo loob. Hilain nyo lang naman tong isa, tanggal yan pareho. Yun, so ganun lang siya. Tapos hilain nyo na to. Gamit lang yan ng long nose dito. So yun, tabi nyo lang siya nang magkakasama. Yun, pagkatanggal nyo yun guys, so ito na itong ginawa ko doon sa Vios. Nang naputol na susi, ikakabit nyo rito para hindi matanggal yung mga pins. Gagamitin ko itong isa pang susi niya, yung duplicate. So yan, push nyo lang to para matanggal natin. Yun, ito yung mga pins katulad nun sa Vios. Yan yung ano, yan yung naglalak sa kanya. So ganito rin yung gagawin nyo kapag ito nag-stack up na ayaw na umikot. Yun din ang problema nito pagka ito sobra na. So yung katulad doon sa Vios na ginawa ko, lilihain nyo lang to. Kasi mahal to pag binili nyo, 2,500. So sayang din. Tapos ayun yung susi pag nakita niyo sa loob. Ayun, ayun yung naputol. So ngayon ang gagawin natin dito, para hindi kayo malito. Tapos ito pala guys, kasi by chance na itong cover na to natatanggal. Kasi minsan pag luma na, natatanggal yan. Pag tanggal nyo nito, pag tanggal nyo ng cover mismo, natatanggal to. Tapos yung laman kasi niya sa loob, pakita ko para makita nyo. Ayan. Ganito kasi laman nito guys, pag nakita nyo yan. May spring. Tapos ito may ganito. Malamang ito pag natanggal kasi maghihiwala ito. So ang gawin nyo lang naman dyan, makikita nyo naman sa pinaglalagyan niya kung saan siya nakakabit. O pwede naman yung baliktara naman niya kasi para siya may guide. So isasalpak nyo lang to. Yan, nakabit nyo lang to dito sa cover. Yan, tapos syempre higpitan nyo to para mag-lock. Ito, itong dalawang gilid na to higpitan nyo. Tapos, yung spring, ganyan po pagbalik niyan. Kung matanggal man yan, dapat ganyan itsura niyan pag binalik. Yan, nakaganyan. Nakaangat yung, ito nakaangat, yan. Eh nakaangat dapat 'yan. So pag binalik niyo 'yan, ihiga niyo lang tapos tulak lang. So 'yun lang siya. Tapos ngayon, ayun kasi yung susi, sinubukan ko na 'to tanggalin talaga ayaw. So ang gagawin natin, subukan natin siya na hindi tatanggalin yung pin. Tanggalin lang natin 'tong cover na 'to. Para mas madali siyang tanggalin. So 'yun, sa tanggalin natin siya. Ayun yung susi. Nasa loob, nasa dulo. So yun yun, tatanggalin natin. Kasi tinanay ko ito i-push. Tapos yung mga technique naman na napanood ako, pwede rin naman siyang gawin. Kasi malalim talaga yun. Kasi sumasabit dito dun sa mga pins niya. Kaya mahirap siya kuhanin. So pwede yung ginagawa nila pero mahirap yung gawin. Yung sinasaksakan ng ano. So yun ang pinaka the best dito guys. Tatanggalin natin itong pins. Kaya tatandaan nyo, pag binabaan nyo itong pins, gamit tayong pliers. Isa-isa, tandaan nyo kung saan siya nakalagay. Madali lang naman siya. Ihiwalay-hiwalay nyo lang. Kunyari ito. Ayan. Kunyari itong una. Ilagbaba nyo lang kung paano siya kinuha. Yan. Para mas madali siyang ibalik. Hindi naman magkakamali dyan kasi yan yung guide niya. Katulad nung sa ginawa ko dun sa ano. Hindi kayo magkakamali dyan kasi may butas yung, may maliit na butas yung spring. Diyan may tatapat yun yung ito parang may ano, may lock siya. Tumitatapat yun. So yun, kabila naman tayo. Tatandaan nyo lang kung nasaan nyo ano ha. Ito yung may spring. Yung nandito sa, yan, yung nandito sa spring. Ito, tandaan nyo may spring. Yung nandito sa kanan, dito siya sa kanan. Kasi mamaya pagbalik nyo lang, nakabaliktad na siya. So tandaan nyo lang yung may spring. Yung nasa kanan, yung dun sa may kanan. Tapos yung sa kabila, sa kabiliwa nyo rin lalagay. Yan, ganyan lang. Sa isa. Sunod-sunurin nyo lang para, ayan guys, sunod-sunurin nyo lang para madali siyang umalik tsaka hindi kayo malito. Ayan, sunod-sunurin natin siyang hugot. Ayan, sumasabit na siya. Sabihin, nandun na yung susi. So isasagad ko yung susi. Ayan. Sumasabit na kasi siya kasi tinula ko. Ayan. So sumasabit na siya, hindi na siya mahugot. Kaya sinagad ko para mahugot ko yung last. So ayan, ganyan lang siya. Para pag binalik nyo,
Hindi kayo malito. Tapos ito yung spring yung palatandaan nyo. So, ayan na siya. Tanggal na natin yung dalawang pins. Ay, bali, apat. So, ito na lang. Wala nang nagko-cover dito. Ito na lang. So, ngayon, pwede na natin ito itulak. So, yun guys. Kasi, merong nabibili na talaga na pwede pansungkitin. Pero kung wala talaga yung ganun tools, alambre lang. Hanap lang kayo ng alambre. Yun yung pangsungkit nyo. Ayan. Tulak niyo muna siya ng flat screw. Ayan. Tulak niyo siya ng flat screw. Pag na nandun na siya sa loob, tulak nyo nito. So yun lang guys, tanggal na siya. Yun. Yan. Kung yung putol kasi nandito sa bungad, pwede yun yung glue stick kasi nandyan yung didikita mo. Tapos, o kaya sungkitin mo, pwede. Pero kung ganito kasi kalalim mo, ang naputol mo nandito. Hindi siya kakayanin ng ganun. So kailan talaga baklasin natin to. So ganun lang siya guys. Gagamit ka lang ng alambre tsaka ng flat screw, tanggal na siya. So tagal namin to bago matanggal. So ang gagawin natin ngayon, babalik natin, hawakan nyo to, hawakan nyo to para hindi mahulog. So gagawin natin, so ang gagawin natin ngayon, ito yung guide natin kanina, spring. Yan yung spring, yung guide natin, tinanggal natin. Unahin natin yung sa kanan. So yun, balik na lang naman yan. Kaya sinabi ko kanina, isunod-sunod natin. So yun lang. Ayun, pag nakita nyo may spring, ayun yung spring. Yun, yung spring. Yung spring na yun, dito yun, ito yung sasabit mo dun. So may spring, ito yun. Ito to, itong tip na to. So yun. Kaya hindi kayo magkakamali dyan kasi hindi nyo yun malalagay sa taas dahil may tip. Dun mo lang talaga siya may lalagay sa tapat ng spring. So same yan nung sa kabila. Yan. Same yan sa kabilang side. Ayan, ganun din yan sa kabila. Nasa ibabaw naman yung spring nya. Kaya hindi kayo magkakamali dyan. Ayan, salpak nyo lang sya. Ayan. So done. So yung gagawin natin dito guys, balik na natin tong kanyang cover. So kaya natiruro ko kanina, wala namang problema ito at magbaliktaran. Pero kita mo naman yung guide. Ayan. Kung nasaan yung medyo guhit, ayan, oh, alam mo na doon yung nakakabit. Ayan. Tapos ihiga mo lang, ihiga mo para hindi siya mahulog. Ayan. Pahiga ang kabit, tapos salpak mo lang. Ayan. So yun lang guys, done. So yun guys, pagkatapos natin kabit yun, salpakan nyo na ang susi. Ayan. Salpak nyo yung dating susi. So ayan, okay na siya, diba? Salpakan nyo na susi para maikabit nyo siya rito sa lalagyan. Again, hindi naman kayo magkakamali dyan. Ayan o, para siya ng korte. Ayan. O yan. Naiba, nabubuksan natin siya ulit. Ayan. Yung katulad sinabi ko doon sa Avanza, ay sa BIOS, ayan. Hindi mo siya pwedeng ibalik. Kasi ito dito, pagbaliktad, hindi mo siya ma-i-hit. So, kailangan talaga tama. Ayan. So, ayan guys. Sold na tayo. Okay na tayo. So gagawin natin ito, ibabalik natin yung cover. Yun lang talaga guys, pagka ganito medyo madadamage. Pero pwede naman natin ayusin yan pag nakalbit natin, pagpukin na lang natin. Ito talaga yung medyo ano, kasi mahirap siya tanggalin. So kung may panungkit ka naman na may maayos, kasi nahirapan ako sa flat screw kasi nga yan, oh, pag nakita nyo yung flat screw ko, yan yung dulo, putol na kasi yan. Wala yung pinakadulo niya, yung pinakamaliit, kaya ang hirap niya sungkitin dahil medyo makapal. That manipis na flat screw, ipan susungkit mo rito para hindi madamage yung ano. Pero kung ikaw kasi, bibili ka nito, nasa 2 plus, 2005. Tapos ito naman, kung dito lang naman yung magagasgasan mo, eh okay lang yan. So yun, balik muna natin. So pag ibabalik natin to, sungkit mo lang naman yan dyan. Yung iba pang, huwag nyo sungkitin din lahat. Para yan, may babalik nyo siya dyan, may susungkit nyo siya doon sa may hindi pa natatanggal. Tapos dito, yan, salpak nyo to dito. Yan. Diinan nyo lang naman yan. Tapos, yan guys, ganito pag ano nito. Kailangan talaga tsagain, ikuti-ikuti nyo siya ganito. Yan. Thank you.
Eh guys, hindi ko na pinakita yung pagkabit para hindi na umaba yung ating video. So yun lang din naman yun, yung pinakita ko paano siya tinanggal, ganun lang din yun. So yun lang, maraming salamat and please don't forget to subscribe. Bye bye. I should fuck her.